ang edukasyon ay hindi para sa iilan. Ito ay karapatang pantao, para sa lahat. Obligasyon ng Estado na protektahan, igalang at tiyakin ang karapatan sa edukasyon ng lahat ng mamamayan. Ang karapatan sa edukasyon ay kinikilala bilang isang karapatang pantao sa mga internasyonal na batas at kumbensyon. Maging sa saligang batas ng Pilipinas. Subalit hindi lahat ng bata ay natatamasa ang karapatan sa edukasyon. Sa buong mundo, mayroong 262 milyon o isa sa bawat 5 bata at kabataan sa pagitan ng edad na 6 at 17 ang wala sa paaralan. Sa Timog Silangang Asya, isa ang Pilipinas na may malaking bilang ng mga bata at kabataan na hindi nag-aaral o ang tinatawag na out of school children and youth. Aabot sa halos 10% ng mga Pilipino na may edad 6 hanggang 24 na taong gulang ay wala sa paaralan o 1 sa 10. Kinakailangang hanapin kung sino ang mga batang ito at alamin ang mga dahilan kung bakit hindi sila nag-aaral. Isinusulong ng Civil Society Network for Education Reforms o INET Philippines ang kampanyang Edukasyon para sa Lahat o Education for All o EFA mula nang itinatag ito taong 2000. Panahon ito ng pagsigla ng kilusan para sa EFA o Education for All movement sa buong mundo. Mula EFA, ipinagpatuloy ng INET Philippines ang kampanyang ito sa mas pinalawak na kampanyang pagkakamit ng Sustainable Development Goals o SDG, lalo na ang SDG 4 na may layuning makamit ang pantay at kalidad na edukasyon para sa lahat at kumikilala sa patuloy at panghabang buhay na edukasyon o ang tinatawag na lifelong learning. Isinusulong ng INET Philippines ang pagpapalawak at pagpapalakas ng partisipasyon ng mamamayan para sa mga reformang pang-edukasyon sa Pilipinas. Gayon din ang pagpapatupad at pagpapaunlad ng alternative learning systems na naglalayong maabot at maisama ang mga mamamayang mahihirap at naisasantabi. Kabilang sa advokasya ng INET ang sumusunod. Edukasyong walang isinasangtabi, may pagkakapantay-pantay at may kalidad para sa lahat. O access to inclusive, equitable, and quality education for all. Alternatibong sistema ng pagkatuto at edukasyong may kapakinabangan sa buong buhay. O alternative learning system and lifelong learning. Pagbibigay proteksyon sa mga bata at positibong pagdidisiplina. O child protection and positive discipline. Edukasyong hindi naghihiwalay sa mga may kapansanan o inclusive education for learners with disabilities. Karapatan at kagalingan ng mga kaguruan o teachers' rights and welfare. Sapat na budget sa edukasyon at wastong pamamahala sa edukasyon o education financing and governance. Edukasyong may pagtatangi sa pagkakapantay-pantay ng kasarian o gender equality and education. Para maisakatuparan ang mga advokasya ng INET, isinasagawa nito ang sumusunod. Pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor at education and development stakeholders upang magkaroon ng makabuluhan at maunlad na pagbabago sa mga patakaran at kasanayan sa edukasyon.
pagsasagawa ng mga pagkilos at proyekto upang maitulak ang mga mahahalagang reforma sa edukasyon para sa mamamayang na isasantabi at napag-iiwanan sa lipunan. Aktibong paglakok sa mga proseso ng SDG at SDG 4 sa lokal, nasyonal at internasyonal na antas sa mga plataporma na mayroon ang gobyerno at sa paglikha ng iba't iba pang daluyan ng paglakok ng mamamayan upang maitulak ang pagsasakatuparan sa SDG 4. Pagpapalakas ng kapasidad ng INAT members at partners at pagbibigay suporta sa mga advokasiyang pang-edukasyon at pagsasakonteksto ng SDG 4 sa kanilang sektor at lokalidad. Mahigpit ng pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa mga regional at pandaigdigang network na nagsusulong ng kampanyang pang-edukasyon. Tinatanaw ng INET Philippines ang isang lipunang Pilipino na kumikilala at nagtitiyak na ang karapatan sa edukasyon ay batayang karapatang pantao at lahat ng mamamayan ay nagtatamasa ng edukasyong multikultural, patas sa anumang kasarian at mapagpalaya.